Napakasarap po talagang mag-imbak ng pagkain. Yan, nag-dry na po ako ng mga kabote. Marami po yan. Ano po ito? 8 layers. Yan. Pumaling na. Masarap po, di ba? Mawalang sa gubat. Linisin. Ito pong ano na to, dehydrator o food dryer. Nabili ko po yung sa dating pinapasukan kong shop. Discounted po. Tapos meron pa pong additional employees discount. O, di ba? Napakaganda. Pwede rin po ito sa mga prutas. Di ba? Ito po isang kabote na kukuhanin po natin ngayon na isa sa pinakamahal na penny bun. Pine tree penny bun. Kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Kasi na po, medyo nilalakas ako po ang boses ko dahil medyo malapit tayo sa highway. Ngayon po, bangunga po tayo ng mga penny bun. Meron po isang species o variety na penny. Ito po tinatawag na pine tree penny bun. At ito po nasarap natin. Lucky. Yan. Ito. Sinipin natin. Ayun po. Ito po yung tinatawag na pine tree penny bun. Medyo malambot siya pero firm. Ito po medyo dark. Saka ito po yung variety na talagang bilog na bilog, saka ang lalaki po ng tangkay. Pero yung white variety po, mas malalaki po yun. Lampo, takpak ang pinapuhatan. O, di ba? Napakaganda po. Tara, hanap na po tayo ng mas marami.
Nako, napakaganda. Whew. Jackpot na jackpot po tayo. Ito din po yung isa sa pinakamahal na. Nakabuti. Ito pong pine tree. Peniban. Yan po, napaganda, no? So, ibang variety po nakuha natin ngayon. Medyo malamok. Pag ganito, hindi nyo na po mapapansin ang lamok. Kung ganito na makaganda na kukuha ninyo. Iyo ah. Napakaganda. Yan. Lipat na po tayo. Nakakagulat po talaga ang laki ng mga mushroom po ngayon. Ito po. Ano po to? Firm. Kaya lang ayoko pong kuhanin. Old na kasi. Ano po to? Birch bullet. Hindi po siya orange pero masarap din po yan. Kuhana ko lang po sa mga squirrel. Ganda po, no? May katabi pa kaya, hindi ko alam kung ano yung katabing variety.
O, diba? Nandito po sa tabi ng express. Literally, gilid po talaga ng highway. Ang ganda. Laki. Sino ba naman ang may uod? Uod, malaki. Para siyang silkworm. Sino ba naman ang hindi hihinto sa gantong makikita po ninyo, diba? Lalo na kung adik na adik sa mga yun. Naku, may uod, lalaki. Sayang naman yung naputol ko na yun. Tatlong subo ng kanin din. Puro paganda na ganyan eh. Nag-aatupag mo, nag-isip ko. Puro malalantak ang iniisip. Siyempre, minsan lang po ito once a year. Ayan, ganda po. Ito po yung wide variety. Ang ganda. Dito pwede naman po manguwa. Kahit medyo malapit sa bahay. Pero, huwag naman yung katabi ng bahay. Kasi sa bakuran, pero, kung malaki yung bakuran. Pero kung nakasulat, no trespassing. Siyempre. Pwede gagamitin yung stick na yun kasi medyo matigas po ito. Pag firm na firm. Yung mga sasakyan tumitingin sa akin. Tinitingin, ah, Asian. Ay, chubby. Wala na ako sabihin na nagsasabihin. Baka iba na mamukhan ako. Ayun na naman yung pacto na yun. Tingnan mo, pati gilid na expressway. Sinisimsi mga kabote. Eh. Grabe po, ano. Meron din po dito mga ading other birch bullet, saka iba-ibang species ng mushrooms, napakadami yan po. Nakakaya po yan, kaya lang hindi ko po alam kung paano i-prepare. Ganda po, ano? Grabe. Wow, so beautiful. Wow. Mm-hmm.
Wow. So beautiful. Wow, 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 wow. Ito po yung tinatawag na slippery jack. Sarap din po ito, kaya lang old. Para po siyang puti ng itlog pag nilaga. Ganda po ano. Kaya po slippery jack kasi madulas. Ayan po mga kabayan, nasa bahay na po tayo. Puro first class po nakuha ko. Firm. At maganda. Pero syempre hindi naman po natin magagarantee na malinis lahat. Linisin na po natin. Itong ganda. Ang paglilinis po talaga ng kabuti. Kailangan po talaga lagi may plastic bag sa ilalim. Siyempre kung sa labas kayo sa... Kung sa labas kayo maglilinis, okay lang. Pero sa loob, para yung mga residue, alikabok, buhangin, malinis po na maayos. Kaya, pag nanguha po tayo sa forest, ibig sabihin nun, 100% malinis na po yung nakuha natin. Po, no? At saka slice po natin ito, itadry ko po kasi meron na po ako sa freezer. Okay na po yung nasa freezer. Ito maganda po. Ayan, maganda po. Medyo ninipisan ko pa para pag na-dry mabilis. Ganda po nitong white variety ng penny bun o fungi porcini. Fungi porcini po. Ano po yung Italian name? O porcino. Kami po. Kaya medyo mahal din po itong mushroom na ito, siyempre. Mahirap din po minsan hanapin. Siyempre dito common sa lugar po namin sa North, sa South, hindi naman po masyado. At saka,
yung pagdadry po talaga, syempre nagkukonsume ng kuryente. At yung paghahanap, nagkukonsume naman ng fuel. So yun po yung nagpapamahal din. Saka masarap po talaga to. Lagyan na po natin sa ating tray, sa ating dryer na machine. Mas maganda po talaga kumamit ng ganito kasi hindi po siya na-spoiled o dehydrator. Maganda po talaga kasi pagkain po talaga may sterilize at mawawala po talaga yung mga insekto, matetepo. At nadidrain po yung mga insekto sa ilalim. Isa naputol sa basket o yung tangkay. Kasi maliit ito yung nagdudugtong sa cape at dito sa tangkay. Sobrang satisfying po talaga ng uwan ng katuti. Kahit araw-araw ko po itong gawin, hindi ako magsasawa. Yung natural, pagkain po ito. Napakamahal pa. Tapos pag hindi season, naku po. Kahit i-check niyo po sa internet, penny ban. O kaya, fungi, porcini o porcino. Kung magkano po ang presyo. Lang wide variety, mas sumutubo po sa medyo mabuhangin. Saka masarap po tingnan kanina, di ba? Parang nakabaon po siya sa buhangin. Ang ganda po, di ba? Napakaganda. Ito po pag pinrito po ninyo, yung texture po niya, itsura parang liembo. Golden brown. Ang paborito-paborito ko po na i-harvest, yung maganda po. Maganda po, di ba? Kaka... Ay, nang... Ito yung masarap na stir-fry. Meron pong iba, may uod. Ayan, oh. In-slice ko po. Nakapanginayan po talaga. Kaya minsan, kala niyo firm na firm. Tapos may bukod pala sa loob. Parang kala nyo tunay na kaibigan. Kala nyo hanggang sa huli, nasa likod nyo. Pero yung pala, siya magbabagsak sa'yo. Ay, tulad po nyan. Kala nyo firm na firm, pero yun po napakaraming uod. Sayang po, diba? Pero hindi po ako sumusuko. Ayun, ang dami rin pala dito sa... Ayun po. Ayun ako. O, di ba may mahugot-hugot pa po tayo? Panghinayang po, no? Lalay ko po yun sa forest, yung mga pinagtabasa para may makakain po yung mga squirrel at iba nyo. Kaburito po ito ng squirrel, eh. Pero hindi ko naman po sa tabi ng garden ko. Medyo ilalayo ko po. Kasi pag sinanay po ng ganun, yung mga squirrel, baka gumawa ng pugad sa tabi ng garden ko. Baka wala na akong anihin ng mga gulay sa susunod na pagdating ko. Yan po, may uod. Minsan po hindi mo masyado kita. Ayan. Ito, pwede pa to. Ito. Yan po, puro uod. Panghinayan po, ano.
yun. Ito firm. Walang oo doon. Ito yung pinakamasarap na parte, yung hiwain. Satisfying. Yan. Ganda po. Walang oo. Malinis. Kapag medyo gantong ano po, wala pong uod. Kapag medyo old, ay may uod pala. Wala o wala. Pero tinatanggal po ito, 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 ito. Maraming palang uod. Sayang. Yun, ito malinis. Ay, yun naman sayang, hirap natin yan. Tanggal po yun. Kasi sobrang lambot po. Pag naluto po yun, malabsa ito, hindi. Itong part na to, ito yung firm. So, diba? Walang masasayang. Diba sinasama din po yun, pero ayoko po kasi pag niluluto po, ano yun, malabsa. Yan. Itong malaki, tignan po natin. Oh, walang uod, surprisingly. Ah, diba? Napapainglis tayo. Isa po malinis na malinis. Pagkain po kasi ito eh. Ano? Parang... Diba? Parang malambot na. Ano may uod? Ito. Parang pang tinapay ano. Parang burger bun. Yan po, ang daming oo. Ganda po natin kukahanin. Kapag hinayang po talaga pag eh. Kasi minsan po, katulad po nito, tingnan natin. Minsan kasi malambot pero katulad po kanina. Ito, walang oo. Yan, wala po yan. Diba? Ang bango. So ito, medyo firm. Hindi po natatanggalin yung gills. Gills po tawag doon. Parang sa isda. Kami, oo, ito. Sayang, ito. Nasaan kaya yun? Ako? May uod pala. Pero dito pinakita, wala naman dito. Kaya, ito pala. Para po tayo nag-iwa ng tinapay. Ano? Ito, pag ganito po itsura, ano po ito? Kinain ng squirrel, pero ganda pag tinan nyo sa ilalim. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Especially if the cover doesn't belong to book. Wala, additional ko lang po yun. Ito pong orange birch bullet. Madali po itong mangitim. Kanina po diba nilinis natin? Parang gabi. Ay naku, may uod. Ay, may uod. Problema po dito, ayan o. Madali pong magka-warm. Ito yun. Naku, may uod. Mga nakasingit po. Tangkay. Yung oxidation nito, mabilis. Pangitin. Ayan po mga kababayan, itatry ko na po, di ba? Meron na po reserva sa darating na tangyebe o tangyel o winter. Kaya tsaga-tsagaan lang. Marami na rin po akong na-dried. Iba po, pinadala ko na po sa Pilipinas. Maraming salamat na po sa inyong oras na inilang sa Pinilakang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes. Alagaan po natin ang ating kalikasan dahil doon po nagagaling ang lahat ng ating pong pangangailangan. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.